Natutuwa kami tuwing naipapanalo namin ang sumbong ng mga inaapi. Small victories are big enough to keep us going. One way to celebrate is to revisit the story of what happened right. Noong November 2020, dumulog sa amin ang mag-asawang Charlotte at Leonides, kasama ang dalawan nilang anak na babae na sina Nina, 9 na taong gulang, at si Irene, 8 taong gulang. Hindi namin pwedeng sabihin ang tunay nilang pangalan. Biktima sila ng rape. Ang gumahasa sa kanila ay mag-amang kamag-anak nila, sina Leonardo Bermejo, 64 years old, at Oliver Paul Bermejo, 36 years old. Lolo at tiyo sila ng kanilang hinalay. Hirap sa dilang mahirap ang mag-anak. Walang trabaho sa Maynila. May trabaho sa Cavite kaya lumipat sila. Nakiusap silang makitira sa mag-amang kamag-anak sa Dasmariñas. Akala nila ay swerte sila. Walang renta, tubig at ilaw lamang ang kanilang babayaran. Ang hindi nila alam, bahay pala ng mga halimaw ang napuntahan nila. Naghinala si Charlotte tungkol sa kawalang-hiyaan ng mga suspect ng minsang malasing ang dalawang rapists. Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko to ngayon, pag nalaman niyo to, magiging problema niyo to mag-asawa. Kasi napaisip ako na parang may ibang pangyayari na to. Akala yun sa akin, lasing din ako, hindi man ako daan yung nakainom. Sabi ko sa kanila, nagpaalam ako, matutunan ako. Hindi nila alam na nakikinig lang ako. Sabi pa ni Leonardo, nagawa ko lang yon sa mga bata sa kakulangan ng asawa. Agad na umuwi si Charlotte. Tumawag siya sa opisina ng isang bumukay Tulfo para magpatulong. Dahil nasa Cavite sila at hindi agad kami makakapunta, sinabi namin kay Charlotte na agad silang magsumbong sa barangay. Swerte namang ang puso ng punong barangay ay nasa tamang lugar. Siya si Chairman Rolando Salim ng Barangay Santo Niño 2, Dasmariñas, Cavite. Kala ko nga po ulit na sakin, kasi kalbo. Kaya sabi ko baka yung mga bata na hindi alam yung malalaki. Kaya mag-akit to, niliyak na, nagsulat po ako babae pala. Kaya sabi ko walang maingay. Pinaimbitahan ko rin ko parehas yung mag-ama. Pinakilos ni Kapitan Salim ang kanyang mga tanod. Inimbitahan nila sa barangay hall ang dalawang suspect. Pinaalam niyo ba kung ano yung reklamo? Hindi po. Pag patawag namin sa kanila, sabihin niyo, pakausapin lang. Kaya pagdating doon, hindi namin. So, sorry, wala po kami alam na yun po ang case. Kasi sabi lang nila, nakulong sa amin na sa mga bata, ganun daw, may reklamo doon nila. Pagkakit po sa bossing, kasi bossing po ang parang, tinawag sa amin ang bossing. Sabi ko, bakit? Pag sabi natin ang bossing, ang ganun daw. Hindi ako dito, sabi ko sige punin nila. Kaya pagdating ko dito, gusto ko lang natin yun, saktan eh, kaso hirap naman, di ba? Dahil maagap si Chairman Rolando Olek Salem, hindi makaiskapo ang dalawang suspect. Chairman Salem, may your tribe increase. Bago naging barangay chairman, si Kapitan Salem ay nagsilbing kagawad sa loob ng 11 taon. Dahil walang sweldo, kundi allowance lang ang pagiging kagawad. Nagnegosyo siya at naging middleman ng mga pagkaing pangsari-sari store. Siguro, hindi maubos maisip ni Chairman Salem, paano kung sa kanyang anak at mga pamangking babae mangyari ang ganon? Nagdesisyon siya na Charlotte na magsampa ng kaso. Obviously, dapat nang umalis na sina Charlotte sa bahay ng mga nang rape sa dalawang bata. Quick thinking si Chairman Salem. Pinasamahan niya sina Charlotte at ipinalista niya ang lahat ng gamit na dadalhin ng pamilya. Bago sila idemanda, ang sinabi ko din sa kanila, bago kayo umalis, yung lahat ng ilalabas nyo, isusulat namin. Para at least, kapag lumabas yan, baka kasi balingan kayo. Binalikan nga ng mag-amang Leonardo at Oliver sina Charlotte. Nang makapagpiyansa at lumaya, sina Charlotte naman ang kanilang idinimanda.
qualified theft ang ikinaso ng mag-amang rapist, kina Charlotte. Ano daw ang ninakaw naman niyo? Ang mga gamit daw po, mga cellphone, mga alamas. Ipinasa ni Chairman sa pulisya ang mga dokumentong meron sila, katulad ng blotter report. Lahat po yan. Lahat po ng kailangan nila, hindi po namin sa kanila. Basta po yung paglapit po niya sa akin, kung alam po yung kailangan, pinagbibigay ko sa kanila. Basta po, minsan po sa korte ako. Napunta po ako sa korte kasi testigo nila po ako. Basta ako sabi sa kanila, huwag niyo mong aarendohin. Huwag kayong magpaparendo. Kasi maninyari po. Pag nagparendo kayo dyan, uulit po dito sa inyo yan. Huwag kayo pumayag, demand ninyo. Panindigay niyo yan kasi yung papakanan ng dalawang bata eh. Kawawa naman yung dalawang bata. Pinuntahan namin sila sa kanilang bahay. Ipinakwento namin ang ginawa ni na Leonardo at Oliver sa kanila. Ano niya ginagawa? Ginagaya niya. Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya po. Anong suot mo nun? Short. Tapos, ano pong ginagawa niya sa'yo? Tinatusok niya po yung pipi ko, tapos po, nilalak niya po yung kwarto, pati po bintana niya, at pinapasubo niya po yung potokoy niya. Masasabi ba ng batang 8 o 9 years old ang ganoon kung hindi nila dinanas? You tell me. At walang ina ang iiyak ng ganito kung hindi nangyari ang nangyari. Napatagay mo ang loob niyo. Itong hangon ng buhay natin. Ngayon po lang ito na lang. Ano na yan? Magpakatatag kayo. Sama-sama natin labanan yun po. Ano man yung mga dinadaras natin. Andiyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. At any rate, buong akala ni na Charlotte, rape ang ikinaso sa dalawang halimaw. Natanggap nila ang resolusyon ng may petsang October 30, 2020. Sa paulit-ulit na pangahalay kina Nina at Irene, ang ikinaso lamang kina Leonardo at Oliver ay 2 counts of acts of lasciviousness. Madaling nakapagpiansa ang dalawang akusado, 200,000 pesos bawat count. Nanlumo sina Charlotte, nawalan ng pag-asa. Muli silang dumanas ng injustice, this time perpetrated by the state. Nung nag-file kayo ng kaso, ipinresent nyo na ba doon yung medical legal examination result ng mga bata? Opo. Hindi yun nakita ng prosecutor na may laceration? Kasi nang binigay, nang pagkatapos ng medical, ang nagpapanay ng pulite sa DASCA. Oo. Tapos nang tinatanong namin ni Attorney Amon, sabi na nandun na doon sa lodge. This was when, finally, Charlotte and her family went to our office. Nasikaso ni Chairman Salem at ng kanyang barangay ang biyahe. Ipinagamit niya ang service ng barangay at mahigpit na ibinili na walang gagastusin sina Charlotte. Isang 9 sa isang 10. Panlumo at saka napuntataka. Bakit sila may mga tao? So, ba't nagagawa, no? Nagawa. Hindi lang nila, salsalin yung pan nila yung... It boggles the mind. Malinaw na nakasaad sa medical legal examination na may lacerations sa hymen ng bata. Deep healed laceration at 6 o'clock position. Acts of lasciviousness, no? Ang naging kaso. Ano bang nangyari? Kung nang kinis po sa amin sa presinto, rape po, tapos child abuse sa Leonardo. Yung pang-ari nadampian yung kanilang... Sa panganay ko po, yun po ang sinasabi niya. Dalawang kakulangan o kahinaan ang nakikita ko kung bakit gumaan ang kaso laban sa suspects. Una, kapos ang investigasyon at probing ng mga pulis na nagbigay ng information sa prosecutor. Ang prosecutor naman hindi rin nag-usisa. Did not go out of his way to know more about the case. Well, these are conjectures of a non-lawyer like me.
Ang talagang abogado ay si Attorney Artemio Amon. Malapit ang puso niya sa mga inaapi dahil siya ay dating stay-and-boy, kargador, at self-supporting student. Dalawang dekada na siyang kaagapay ng isumbong kay Tulfo. Isa siya sa paborito naming hingan ng tulong kung may mga inaping na nangailangan ng abogado. Marami na siyang naipanalong kaso dito sa amin. Ang kaso ng pulis sa Caloocan na namaril ng sibilyan, halimbawa. Hindi nagsayang ng panahon si Attorney Amon. Ang tinanong niya yung bata, via messenger din. Kung ano yung ginawa sa kanya. Tapos, sabi ng ni Attorney, mas maganda niya ipasulat sa bata, sulat kami niya, and then may pirma niya po. And then, pinadala niya yung puyo sa Makati. Without fanfare, tinrabaho ni Attorney Amon ang kaso. At makalipas ang ilang buwan, nagresulta ang kanyang pagod. September 28, 2021, sina Charlotte ay nakatanggap ng kopya ng isa pang resolution. Ayon sa nasabing joint resolution, ang kaso ni Oliver Paul Bermejo ay 11 counts of rape by sexual assault at 10 counts of rape under Article 2668. Ang kaso ni Leonardo Bermejo ay 2 counts of rape by sexual assault. Now, let's hear it from Attorney Amon. Ang acts of lasciviousness ay mayroong malicia. Yun yung acts of lasciviousness na hindi naman kailangan ng penetration. Ang rape kasi ay kailangan may penetration or attempt to penetrate kahit na hindi pumasok. Kahit na finger lang ang ginamit o daliri ang ginamit? Kung daliri ang ginamit, that can be considered as other kind of 8353. Ano ibig sabihin niya? Yung acts of lasciviousness. Yung acts of lasciviousness kasi mayroong malisya na surplus mo siya dahil milibog ka. Ipiniliwanag din ni Attorney Amon ang dalawang klase ng rape. Ang isa ay bailable o maaaring magpiansa. Ang isa pa, walang piansa. Pwedeng magpiansa kung ang ginamit ng rapist ay anumang bagay para ipasok sa ari ng babae. Walang piansa kung ang ari mismo ng lalaki ang ipinasok sa ari ng babae. Kahit dumampi lang ang ari sa ari. Automatic rape yan. Yung bata na nag-complain, bakit sinampahan ng acts of lasciviousness ng piskal, yung assailant? Ano kaya napasok doon sa ulo nung piskal na sinampahan niya ng acts of lasciviousness? Nakuha ko na yung boss, yung sitwasyon. Because ang prosecutor ay hindi niya pwedeng lampasan kung ano yung reklamo na kanyang nabasa. In the first place, yung bata, nung magreklamo siya doon sa policewoman, ay either nahihiya o natatakot kung ano ang mga nangyari, kaya kulang yung kanyang kwento. Okay. Kaya pumasok na walang rape but only acts of lasciviousness. My conjectures are in place after all. Naisip ko tuloy, baka nga totoo na ang dalawang akusado ay may kikakilala sa PNP. Alam na po ninyo, palakasan system. Anyhow, yung Dasmariñas na yan ay sinampang ko ng additional 11 complaints. Pero base yun sa bagong kwento ng bata na inisa-isa ko, ano ang special oras, date, bakit mo matatandaan ang mga nangyaring ginawa sa iyo. Kaya yun yung pinasok ko na additional complaints which was resolved by the same prosecutor na 10 counts of rape and 1 count of acts of lasciviousness. In addition doon sa dalawa na hindi may kwento-kwento ng bata kung what really happened sa kanya. Ito ang madalas naming sabihin. Mas mabuti kung
mas mataas na kaso ang isasampa ng pulisya. Ang prosecutor naman ang mga magagrado, as it were, kung ano ang final na habla. Ang ginawa po dyan, because I strongly believe there should be rape because mayroong indication na injury in the female organ of the minor victim. Yung laceration, according to the medical legal, may laceration yes, yung... Okay. Meron yun. Uh-oh. And then mayroong statement yung bata na it hurts whenever gusto niya ang ipasok yung kanyang ari sa ari ko. Kaya sabi ko, there must be rape, kaya hinabol ko yun. Take it from Attorney Amon, full penetration is not required. Madampi lang ang ari ng lalaki sa ari ng babae, rape na yon. What more kung makitaan ng punit sa puwerta ang biktima? Yun yung available. Mm. Dahil yun ay relative pa rin yun, ay pumapasok pa rin yun ng 14 to 17 to 40 years. Kasi reclusion temporal medium up to reclusion perpetua. Bakit naging nagkaroon ng bail yung dalawa? Yung unang dalawa, kaya mayroong bail dahil wala namang indication na there was rape by male by the male organ eh. But through finger lang ang nakalagay. In other words, itong bagong kaso na ito na sinamba po na rape, wala nang bail yun. Ano bail yun? Ang gusto po namin malaman, attorney, ano po yung susunod na mangyayari pagkatapos po mailabas itong joint resolution? Lumabas yung joint resolution that will be subject to another trial base dyan sa resolution na lumabas. Meron po bang warrant of arrest na lalabas? Yes, meron. Ngayon po ba nandyan pa sa lugar yung mag-ama? Namulungis na, kita ko pa dito. Ano ang pakiramdam mo nung nabasa mo yon, nung natanggap mo yung desisyon? Parang ano, nagkaroon kami ng ano, ng laban. Papasalamat ako yung Attorney Amon dahil baka na nabigyan niya kami ng magandang resulta ng habon niya. Kaya kuya mo naman nagpapasalamat ako sa tulong niya. Natulungan niya yung kaso namin na mahabol. At kahit pa paano, magkakaunti siya rin yung nangyari sa amang anak namin. As I said earlier, small victories are big enough to keep us going. At yun ay nangyari dahil nagtulong-tulong ang punong barangay na si Chairman Rolando Salem, si Attorney Artemio Amon, at ang programang ito. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo.